So hello po, share ko lang po itong ano po, idea ko sa POS. Nangihingi lang po ng idea yung friend ko sa FB. So dito, ito po yung layout ng POS namin. Dito po natin makita lahat ng mga transaction na ginawa natin sa ating mga customers. So dito, nabakit natin mga filter, yung issue by, ito yung cashier, customers, list ng customers natin, yung status. Ito po yung ano, kung yung unpaid, paid or unpaid and void. So, itong mga unpaid, ibig sabihin, ito po yung mga terms pinautang nating items. Then, ito yung price tag. Ito po yung retail or wholesale. Then, yung warehouse, kung saan naka-assign yung, ano, yung cashier, kung saan nagbabawas ng inventory, yung stocks. Then, dito, siyempre, since nga ako yung master admin, naka-assign siya sa all warehouses natin. Then, dito, transaction type, si store sale ng default. Then dito yung mga reports natin. Then dito naman, nakita natin dito yung ano, yung, ayan na, per invoice, kung magkano yung amount, discount ng customer, partial. Then dito yung remaining days. Since nga, bayad naman ng customer within the day, ayan na, kaka-transaction ko lang to, gawa-gawa ko lang po to, dami data. So dito nabakos natin, wala siyang utang, wala pa siyang remaining balance, then automatic paid na siya. Then siyempre, since ito, napapansin niyo po dito, wala naman pong laman, na add pati dito. Siyempre po, yung ginawa po natin dito is walk-in customer lang po. Wala po ditong pinapautang. Walk-in lang po siya. Hindi natin kailangan i-record yung name ng customer. So dito, kunwari magta-transaction po tayo, pupunta lang po tayo sa quote. Dito lang po natin pang walk-in. Then quote. So ito po yung layout ng POS natin. So kung papansin po dito yung reference number, dito po natin isusulat yung SI number po natin. Pag nangihingi ng resibo si customer. For example, hindi naman siya nanghingi, pwede naman po natin to i-copy na lang yung invoice number or click lang natin to copy invoice yung number. Then the invoice date, kung kailan na ito, kunwari nakalimutan natin i-transaction yung isang transaction, pwede natin ibalik sa ano, kinabukas or ano, yung mga nakalimutan na transaction. Then dito, yung siyempre ako nga po yung cashier, yan nakalagay na yan dyan. Then dito naman po yung ano, yung mga product, yan, dito natin i-scan. Then customer natin info, since nga walk-in default yan, then pero pwede natin ipalit ito kasi sa amin yung ano namin, hindi kami nagpapautang, so lang to sample lang tong customer 1. So dito ang mode of payment natin, nag-a-accept po kami ng multiple mode of payment sa customer. Kung napapansin niyo po dito, ayan, so dito is dynamic po tong mode of payment natin, pwede tayong magdagdag ng marami kung ano mga mode of payment yung gusto natin. So dito siya, pag magdadagdag po tayo, siyempre punta tayo sa company details. Then dito po yung mga ano po natin, settings ng company. Siyempre may mga clients po kami, iba-iba yung ano, company nature. So dito na natin, dito nila i-adjust yung mga gusto nilang ano, i-restrict sa system. For example, ito yung sa amin, naka-default sa amin yung printer. Ito, gantong size. Yung iba naman, gusto ba paper size yung nila, resibo. So, ganun. Then, dito kami mag-add ng mode of payment, another. Yan. Pwede natin magbawas. Ganun lang siya. Then, close ko na. Then, dito, ayun na nga po. Kunwari, ano po tayo? Dito tayo mag-scan. Ayan. Kunwari, mag-scan ako or hindi ko alam yung ano, wala tayong barcode scan. Pwede natin i-type yung product code. Ayan. Or kunwari, wala tayong, ano, hindi tayo alam product code. Pwede natin i-search dito. Yung pa, mga name, kunwari, lahat ng welding, lalabas lahat ng welding. Or, for example, gusto kayo i-filter mga hand tools, lalabas lahat. So, ganun siya. Kunwari, maglalagay ako dito ng ano, isang item, yung A250. Ayan. So, dito, since nga ako yung master admin, mamimili ako ng warehouse kung saan siya magbabawas ng inventory. So, dito, i-default ko lang to FMAP. Ayan. Ayan siya. Dito siya magbabawas. So, kunwari, magdadagdag pa tayong item. Dalawa yung item niyang binibili niya. Pwede natin i-scan ulit yung item para mag-double. MA250. Ayan. Napansin yung nag-double. Or pwede naman natin, ano lang, i-type na lang dito. Kunwari, 100 yung binibili niya. Ganyan. Or, kunwari, break natin sa 1. Or, plus-plus ko lang natin dito. Or, minus-minus. Ganyan lang siya. Then, pwede natin i-set up kung retail or wholesale. So, ganyan siya. Then, mag-add tayo ng discount, pwede tayo mag-amount discount. Ayan. Or pwede tayo mag, ano, burahin ko lang kasi mag-reflect yun. Or dito, mag, ano tayo, mag, ano,
percentage discount. So, kunwari 5% discount, ayan. Kunwari ito yung 5% discount at gusto pa natin siya i-discount ulit ng 5%, ganun. Pwede po yun. Ganun po siya. Kaya nga, binubura ko muna sa zero. Then, ganun siya. Then, sige, maglagay tayo ng discount. Kunwari naman, mag-iisa pa tayong item. Kunwari dito. Ayan. Ito lang ulit. Pero yung kunwari yung cashier is ano lang siya, hindi siya master admin, naka-assign siya sa isang specific branch, automatic wala na pong lalabas na ganito. Papakita ko lang po ulit. Ayan, wala na po siyang lalabas na warehouse kung saan siya ano, saan siya naka-assign. So, kunwari naka-assign siya sa FMAC, automatic pag na-scan siya ng item, automatic na yung sa warehouse siya maglalabas. Pero since nga ako yung master admin, wala tayong specific warehouse kasi lahat ng system is ano nga, nasa under control niya. Parang siya yung pinaka-admin kasi, ayun. Wala siyang, parang siya yung owner ng system. Siya may-ari ng ano, ng business. Yun. Kaya wala siyang specific. Siyempre, pag ikaw may-ari ng business, hindi ka na magaganto. Siyempre, mag-assign ka ng employee mo kung saan mag-scan, sino yung mag-ano. Then, ito, close ko lang. Then, dito, napapansin dito, multiple mode of payment. Ayan. Kunwari, yung customer natin magbabayad ng GCash 1,000. Ayan. So, may utang pa siya o may kulang pa. So, kunwari, magbabank transfer naman siya. Mga 2,000. Ayan. 3,000 lang. Then, dito naman, yung cash, yung sobra na yung cash niya. Yung ganyan siya. So, siyempre, may sukli pa siya dito. Yun, malalaman natin. So, once na pininis transaction natin, ayaw nga pala, yung wholesale or resale. Pero ito, since dito naka-retail and wholesale siya, pwede natin itong is ano, i-set up. Itong isa is wholesale, itong isa is retail. Pero pag na-set up natin to, retail lahat 'yan. Or ito pag wholesale lahat 'yan. So ganoon siya. So since na naka-set up siya retail and wholesale, pwede natin siya i-click na lang siya dito. Since hindi, ayan, pwede natin i-void and then alam natin 'yan. Then dito finish ko lang to. Ayan. Once na finish na po natin to, yung resibo is lalabas na. Ayan, wait lang po natin. So, ganito po siya. Ayan. Then, siyempre, sino yung cashier, lalabas. Ayan, walk-in, yung item. Ganyan siya. Then, ayan. Ito yung change ng customer natin. Then, yung note, hindi tayo naglagay na nakalimutan ko. Then, yung signature, kung pipirma tayo. Then, ayan na siya. Tapos, close, i-print lang natin to, automatic na yun. Then, ayan ang customer change, next customer. Ganyan siya. Then, kunwari, balik tayo sa ano sa quotation, makita natin siya. For today, filter ko lang. So, ito na siya yung transaction natin na nalagay natin for ngayong araw. Then, siyempre, pwede natin i-print yung resibo or yung delivery receipt, nakalagay na rin dito. Lahat ng mga uri ng print natin, ayan. Itong company na, ano yan, company, ano, logo na papalitan yan sa lahat inform po natin. Then dito, siyempre nakita natin yung mode of payment. So, napansin natin na sobrang dynamic niya. Yan. Then magkano yung ano, yung sino nag-issue at authorize. Yan. Tapos dito, meron tayong void. Yan nga, void all. Then admin. Or kunwari, gusto natin i-void yung per item. Pwede yun. Ayan. Void. Per item naman yun. Then dito naman, meron tayong edit. Pag nag-edit tayo, ito yung mag-a-add tayo ng another item. After natin mag-void. Ayan. So, ganito siya. So, napansin nyo, nakarecord pa rin, nakasave pa rin, nababago. Ayan. Ito, kinag-void. So, makailangan natin mag-void muna bago tayo mag-add. So, mag-a-add tayo ng item, ganun. Mag-ragdag. So, hindi naman tayo mag-ragdag. So, wala naman tayo mag-window. Or dito tayo, sa report. Kung mapakita natin yung report natin ngayon, kakagawa ko lang ito actually. Ayan. Ayan. So, ganito siya. Ay, naka-filter ba ito sa date? Naka-filter kasi sa today lang ngayon. Para makita natin. Tatlong transaction lang. So, ayan. Pwede natin siya export sa Excel. Ayan. Then, open natin. So, ayan. Ganito siya. So, dito hindi ko patapos kasi underdeveloped ba ito. So, lalagyan ko pa ng total dito yan. Sa baba. Ayan. Tapos, sino yung print. Yeah, kung napansin dito, yung cashier ni walk-in. So, walang walk-in ngayon kasi naka-deport. Ayan, pag mga terms, hindi ko muna explain kasi medyo mahaba. So, napalaman natin kung magkano yung change natin. Change, kung magkano yung dito ng customer. Ayan, baba na lang natin po pag ganyan.
Ayan. Ayan na siya. Bank transfer. So, ganun siya. Then, pag ano naman, ayaw na natin to. Ito kasi reporting to is per item. Ayan, nilalaman natin lahat ng item. Or gusto natin nakasummarize na siya per in per invoice number. Ganito na natin siya. Ito, pinagawa ito ng isang client namin kasi yan, pinapagawa niya yan, kailangan. Ito yun, ganito siya. Ito yung pinagawa ng isang client namin. At ito is nalaman natin yung buong transaction. Pero per invoice nung ito. Then makita natin yung profit margin natin. Ayan, total invoice amount. Ayan, ito yun siya. Tapos dito, ayun na nga, ganyan na rin. Yung sa breakdown, nakalagay na rin. Dito naman mga terms, since wala naman tayo pa utang, walang lumalabas yan. Pero sa ibang client, yung mga client namin gumagamit ito is nagagamit niya. Then dito naman mayroon tayong summary receipt. Ayan. Yung summary lang. Ilalabas lang pinaka-total mo na per invoice. Ganun siya. Ayan. Ganun. Wala pala itong ano kama. Kailangan ko lagyan. So, ito na pala siya. Ayan, total sales. So, ganun siya. So, total invoice is 3. Okay ba? So, ganun lang. So, marami pa itong features pero hindi ko magawa kasi mahaba. Kasi marami pa. Ito yung buong features niya. Meron tayo mga ano, mga walk, mga terms. So, wala. Kasi dito, kunwari, tignan natin yung transaction, add payment. So, since wala naman tayo add payment, ito yung mga transaction na ginawa natin. Cash, bank transfer, cash, change. Ganun lang.